So regarding naman po sa pag-usapan natin for today, ano po ba yung magandang benepisyo na makukuha po natin dito sa pag-alaga po ng kambing? Ang pinaka-main goal po talaga natin, yung pinaka-main purpose po kung bakit tayo nag-alaga po ng kambing, of course para kumita po. Para in times of needs po natin, in times sa emergency po na kailangan po talaga natin ng pera, in times na pang-tuition po sa ating mga anak, yung baon po nila everyday, at least meron po tayong sariling income po sa pamamagitan po ng pag-alaga po ng kambing. At hindi na po natin na kailangan na mangutang po tayo sa ating mga kamag-anak, kakilala, kasi napakasakit po kung mangutang tayo tapos hindi tayo pinautang po sa ating mga kakilala or ating mga kamag-anak po. Pero kung meron tayong mga alaga na livestock tulad po nitong kambing, hindi na po naging mahirap po yung lahat. And second is ang isa pa na benepiso po dito sa pag-alaga po ng kambing, ako is first time kong nalaman, nagulat lang ako na mayroong pupunta po dito sa lugar po namin, yung mga buyer po sa ating mga manok at saka sa ating kambing po. Ang sabi po nila is bumibili daw sila ng ng goat manure. So, pwede pala nating ibenta itong dumi or yung goat manure para sa ating kambing po. Ang sabi nila, yung bili daw nila dito sa ating goat manure po is nasa 100 yung per sack. So isipin mo yon, may kita pala tayo sa sa goat manure. Then itong goat manure po is actually pwede po nating gawin po ito ng mga organic na mga fertilizer. Sa ngayon is napakamahal po ng ngayon yung anong tawag nito, yung mga gulay tulad ng mga mga sibuyas, yung iba pa na klase ng mga gulay. So pwede nating gamitin itong goat manure po na gawin nating organic fertilizer sa ating sa gardening po. Pwede po ito para at least naman hindi na tayo bumibili po ng mga inorganic na mga fertilizer. Okay. Yung iba pa na na magandang benepisyo po dito. Minsan tayo na tayo kasi is meron tayong mga kakilala. Marami tayong mga kaibigan. Pero nung nagsimula po na nag-alaga po tayo ng kambing, bali hindi na tayo madalas na sumasama po sa ating kaibigan. Magyayaan na mag-inuman, pumunta sa ibang lugar, bali wala na po tayo sa ganong ganong stage. Kasi naman po, mayroon po tayong responsibilidad sa ating mga alagang kambing. Kasi kung pabayaan po natin itong mga alagang kambing, tapos malaki na po yung ginagastos po natin dito, namuhunan po tayo dito, tapos magiging irresponsible po tayo sa ating mga alaga, baka yun yung time na malugi po tayo. So yun po yung iniisip po natin. Kung maaari, yun po yung iniiwasan po natin. So yun po, yun is magiging responsible at saka ma-avoid ka sa inyong mga bisyo tulad po ng pagiinom po, kasi meron kang responsibilidad sa tulad po ng pag-alaga po natin ng livestock tulad nitong kambing po. Then isa pa yung benepisyo po dito, itong klase na negosyo po itong sa kambingan po is talagang para sa akin lang, hindi siya masyadong stress. Lalo na itong kambingan po, ito po yung passion po natin, ito po yung hilig po natin, ito po yung linya po natin. Although naman, kung nasubukan ko na po na ako po yung nag-alaga po talaga, ako po yung kumukuha po ng damo, although napakahirap. Pero parang hindi tayo napapagod po sa sa ating ginagawa dahil gusto po natin. Then alam nyo, ang advice po sa mga sa mga matagal na po sa mga negosyo po, ang sabi po nila, dapat kung may negosyo ka, if in case kung aalis po yung inyong tauhan, dapat kaya mo na gawin or bali continuous po or ituloy pa rin natin yung ating negosyo po. So itong kambingan, kahit wala tayong tauhan dito, kaya pa rin natin na alagaan at ituloy po itong negosyo na kambingan kahit walang tauhan. Kasi naman, ito naman po yung hilig po natin, yung passion po natin. And isa pa, ang isa pa na benepisyo po dito, ang kambing din po kasi is siya, mas matipid po siya in terms po sa mga commercial fields. So for example, yung kambing, i-compare po natin sa baboy. Kasi dati naman din po kasi sa meron tayong mga alagang baboy. So kung i-compare po natin yung commercial fields sa pagbigay po ng baboy,
3 times a day magbigay po tayo ng commercial foods, commercial feeds. Una sa umaga, then tanghali, tapos hapon. Pero itong sa kambing po natin, once a day lang po tayo nagbibigay po ng commercial feeds para sa ating kambing. So mas matipid po siya in terms po sa gastos po. Kasi mostly naman, yung pinapakain po natin itong sa kambing, ito po yung mga damo po, which is libre lang naman na makukuha po natin sa paligid po. And isa pa na benepisyo sa pag-alaga po ng kambing is napakamahal yung kanyang karne. Kasi isipin mo na sa inyong lugar, iilan lang po yung may kambing. Iilan lang po yung nag-alaga po ng kambing. Meron man, pero pinakamataas na siguro yung 10, 5. So yun po yun siya. So advantage po sa atin na may mga alaga po tayong kambing. Marami po tayong mga alagang kambing. Kasi napaka-indiman po yung kambing. And isa pa na benepisyo po dito, wala po siyang kontra laban sa mga sakit po. Kung ikaw naman ay high blood, hindi ka pwedeng kumakain po ng baboy po. Kung ikaw naman ay iba yung inyong relihiyon, hindi ka pwedeng kumakain po ng baboy. Pero ito sa kambing, lahat ng relihiyon po, pwede pong kumakain po dito. Kung ikaw ay may high blood po, pwede po tayong kumakain po dito sa kambing. Kaya mas healthy pa po yung karne ng kambing compared sa other livestock. Ang iba pa na ano na magandang benepisyo na makukuha po natin dito sa pag-alaga po ng kambing. Actually, yung kambing po is marami po talaga siyang source of income. Pwede tayong pumasok sa dairy farm. Ito kasing dairy farm, medyo mas mataas na kailangan itong puhunan. Pero ito, kung marami kayong pira, pwede tayo sa dairy farm. Medyo malaki yung puhunan dito. Pero of course naman, halos everyday po yung income po dito. Mas malaki po yung kikitain po natin kung sa dairy farm. And then kung gusto nating pasukin din po, ito po yung mga meat type po, yung mga klaseng na kambing, yung ito po yung mga boer goats, yung mga native goats, upgraded native goats. Minsan din po ito po yung mga Anglo-Nubian. Pero ito mga Anglo-Nubian kasi pinaka-popular kasi sila for goat's milk po kasi sila, for dairy type na klase na kambing. And iba pa na purpose po dito is ito yung for breeding po. Kumbaga bumibinta po tayo ng kambing na for breeding. Kumbaga yung mga doe or mga dumalagang kambing na ready to breed na. Which is yun po yung mahal din po na klase na kambing. So ang nakakaalam po kasi sa karamihan and based sa aking mga personal experience, marami tayong naririnig po sa mga sinasabi po ng iba. Pero hindi naman tayo naapektuhan po kasi meron naman tayong sarili, kanya-kanya naman tayo ng idea, kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa buhay. Mostly kasi sa mga sinasabi po ng iba na kambing lang yan, maliit na kita, walang kita yan, matagal yung income yan. So yun po yung yung iba na mga mindset po. Pero hindi nila alam na itong sa kambingan, ito yung isa sa mga way na mas gumaan po yung buhay po natin kung mag-alaga po tayo ng kambing. Kasi kung ano talaga tayo, kung meron tayong magandang program po sa ating kambingan, is talagang masisiguro po natin na meron po talagang pag-uunlad, may asenso po talaga dito sa pag-alaga po ng kambing. Ang pinakamahirap lang po dito sa pag-alaga po ng kambing, yun lang po yung pag-start po natin. Kasi of course naman, kung magsimula po tayo sa negosyo, kailangan po talaga nating mag-invest, gagastos po talaga tayo ng pera po dito sa kambingan. So yun naman yung pinakamahirap, yung pag-start po natin. But after natin, mga 2 to 3 years or 1 year above, mag-start na po tayo mag-income sa kambing, talagang doon na po natin ma-appreciate itong goat farming business po. And then isa pa na magandang benepisyo na makukuha po natin dito sa pag-alaga ng kambing, actually no need na po tayo na magsimula sa mga malaking puhunan. Pwede tayo mag-start sa maliit na puhunan and hindi na po natin kailangan mag-loan sa banko or sa mga cooperatives po para lang po mag-simula po tayo dito sa kambingan. So pwede tayo magsimula sa kambing po na kahit 2, 3, 5 or 5:1, 3:1. So pwede po yun siya dito sa goat farming industry po. So ang isa pa na na magandang benepisyo na makukuha po natin dito sa pag-alaga po ng kambing, aside na meron po tayong source of income, bali again,
Bali, apat yung pwede nating mapagkunan na income po dito sa pag-alaga po ng kambing. Yung nabanggit ko kanina, we have dairy type or dairy farm. Pangalawa, yun po yung meat type. Pangatlo, yun po yung breeding purposes. And nakalimutan po natin, ito po yung stud service po. Dito po sa amin, kung sa lugar po namin, sa nalalaman ko po dito sa Cebu po, kung gusto po nating magpa-stud service po sa ibang ano, na mayroong mga hybrid na mga buck, ang bayad po nun is nasa 150 or 200 po yung kailangan stud service po. So for example, meron po tayong medyo mas mataas na lahi po ng kambing, yung mga hybrid buck, mayroong magpa-stud po sa atin. For example, sa ngayong araw, may magpa-stud po ng dalawa, tatlo. Oh, di at least, in just one day, meron ka ng 600 pesos para lang po sa stud service lang po yon. So, yun po yung ano po, yun po yung maganda po dito sa kambingan.